So, i-demo ko sa inyo guys itong church management. So, automatic po siyang mag-generate ng certification like baptismal, confirmation, marriage, contract, or yung mga request sa mga changes sa name. So, nandito na po. So, automatic mong mag-generate ng certification itong church management. So, ito yung sa dashboard. So, makita natin dito yung total baptism, total confirmation, events, and total user. So, dito natin makita ang mga events if ever na may events po tayo sa isang church. Okay? So, add new events. Then, pwede rin dito sa events. Okay, then dito naman sa donation. So, if ever na may mag-donate ng mga pera sa isang church, so ilagay lang po natin dito. So, for example, ito mag-add po tayo ng donators. So, click lang po natin itong new, then ito na po yung lumabas na form. Then amount, and then donated on, kung kailan po siya dinonate yung pera, so ilagay lang po natin dito. Then description is kung para saan yung donation. So dito naman record, so nakalagay dito yung baptism, confirmation, marriage, communion, conversion, defunctorum, and certification. So itong certification, dito po nakalagay lahat po ng pag-issue ng certificates. Okay? So automatic na po itong mag-generate ng certificate. And then dito naman, so all records and form download. So pwede siyang ma-download as PDF. So i-demo ko muna itong sa baptism. So if ever na sa church, kung na dyan ka sa church na na-baptismuhan, so naka-synchronize na po yung system. So magdepende kung anong year po kayo na yung date of birth, kung yung born if ever na tao ka ng 1990, so nabilong ka sa 1990 na year. So ito yung date of birth. If ever na nasa 1960, so makita natin dito. Then ito yung total record sa date of birth of 1960. Okay, so sa 1961, so meron siyang nabinyagan ng or naborn ng 1961 sa 712. Okay, then view records, i-click for example dito tayo sa sa 1990, so 3. So dito meron tayong example, so tatlo, kasi tatlo lang po yung nakita natin dito na record sa 1990. So naka-synchronize na po siya. Then kapag mag-ano po tayo, mag-add ng baptismal or baptism record, so i-click lang po natin itong new. And then nandito na po yung form, so baptism registered. So may mga dito, year number, record number, book number, page number, and registered number. So then kapag gusto nating mag-search, if ever na nakalimutan po sa mga residents na kung kailan siya na pwede po nating i-search dito. Then search. So then automatic po makita yung name or yung information ng kumuha ng baptismal. And then kung gusto nating resemble sa view, then i-update natin ang record. So, click lang po natin ang update. Yan. So, automatic na po itong mag-generate ng form of baptismal. So, dito naman sa sa confirmation, so, pares lang po yung function dito sa baptismal. So, na po siya, naka-synchronize siya kung kailan kayo na-confirmahan sa isang church. So, if ever na-confirmahan ka ng sa year 1987, so i-click lang po natin para ma-filter yung mga na-confirmahan sa year na yon. Then dito naman sa marriage, kung kailan ka marriage, so click na po natin. Then pares pa rin yung function, so naka-synchronize na po siya. And then dito naman sa certification, so kapag may mag-request ng affidavit for partial changes in the baptismal, so i-click lang po natin ito, then automatic pong mag-display yung form. Okay? So dito naman, so i-click lang po natin kung sino yung
papalitan yung name. Then automatic pong mag filled up itong mga form. I mean itong text box. So magdepende sa ano dito, sa name. So automatic po yung mag-change. So kukunin yung mga information. So no need mo po tayong mag-type dito. So then dito naman sa left side, so ito yung mga ipapalit. For example, my place of birth shall be now. So kung gusto niyo palitan yung place of birth, date of birth, so nandito po siya. So dito sa right side, ito yung sa pinakaunang date. Pinakaunang information. Then ito yung mga papalitan. Okay? And then dito naman, so makita natin ang I have attached her with the following documents. So date of birth, birth certificate, marriage of contract of my parents, and certificate of baptism. So nandito din, submit. So this given of October year 2023. So automatic po siyang magano. And then dito naman, so click natin for if ever na tingnan natin ang mga nag-request. So click lang po natin ang all records. And then nandito po yung mga nag-request. So request number, from, into, then it issued, kung kailan natin siya na process, and then kung kailan natin siya na update. And then kung gusto natin i-print, so i-click lang po natin itong print baptism. So pag print natin sa baptism or sa baptismal, so naka PDF na po siya, so automatic na pong mag generate itong mga information. Okay, then page number, book number, registered number. Okay, so automatic na po siya. So nakaano na po yung certificate of baptism, naka PDF. Then kung gusto nating tingnan yung mga corrections, so click lang po natin ang corrections. Para makita natin yung mga information na gusto nating papalitan. Ito. So information. Then I have attached here with the following documents, kung ang na-check natin is ito, so naka dark black siya. Pag naka-white, so hindi natin siya na-check. Okay? So automatic na po siya. Okay. Then another example, for example, certificate of baptism. So dito naman sa kapag sa Prikana, certificate of attendance for Prikana. So ito yung para sa mga balak na mag-asawa. So name of groom, so i-click lang po natin ito para mag-select po tayo ng name. And then ito yung sa groom residence, then sa bride, so i-click lang po natin dito. For example, dito natin si and then age. Okay? And then who decided to get married on, kung kailan, then at kung saan, and then have received a pre-Cana formation program of the Paris, kung on, kung kailan din, at then in witness thereof her unto affixed by signature and seal of the parishes. Okay, so nandito yung information, then submit. Then kung gusto natin tingnan yung mga attendance of Prikana, so ito yung example. Then kung gusto natin i-print, so click na po natin yan, so naka PDF na po siya. So that ito na po yung certificate of Prikana. Okay, so automatic na po siyang mag-generate ng mga certifications. Okay? Dito naman sa permission for marriage outside Paris, so pwede po tayong mag-generate. Okay, so 'yan. Then all records, tingnan natin, so pwede natin siya i-print. If ever na meron na siyang may nag-request na, 'yan. So nakaano na po siya, nakas PDF na. Okay, then dito naman sa certificates, kung gusto nating mag-print, so lahat po ng na-process natin, so nandito natin makita so, under sa certificates of baptismal, baptismal na ni-request sa ibang tao, baptism request letter, attendance of Prikana, pre-Jordan, then certificate of baptismal, so nandito na po siya lahat. Okay, nakaano na po siya. So
So, certificate of marriage. Okay, then dito naman sa reports, kung gusto nating export into Excel file lahat po ng nabaptismuhan, so i-click lang po natin ito. Then, list of confirm, list of marriage, list of communion. So, ma-export po ito into Excel file. Okay? Then, dito naman sa settings, kung gusto nating palitan yung logo, so, i-click lang po natin ang settings. So, church logo. Then, dito naman sa database, so, kung gusto nating i-backup ang database, so, click lang po natin ang database para automatic siyang mag-download or mag-backup. Okay, so, yan guys. So, ito is full function na po ang church management. So, automatic na po ng mga certifications. Although, may kulang pa itong, mga form. So, hindi ko pa siya natapos yung mga ibang form. Kasi, mahirap po yung sa part na ito. So, ito na lang po yung nauna ko. Okay? So, sa mga form. So, yan guys. So, then, if ever na may question kayo sa system, so, bilang lang po ako sa contacts or sa message lang po kayo sa WhatsApp or di kaya mag-email para ma-ano natin. Okay? So, yan lang guys, and don't forget to subscribe and support my YouTube channel, SourceCodePH, and God bless.